Magandang, magandang, magandang hapon sa inyong lahat. sa araw na to, andito ako sa aming Nyugan. Ayan, oh. Kita nyo naman. So, ang gagawin namin sa hapon na to, mangunguha kami ng panggatong. Eh, kasi naubos na yung panggatong namin. So, ang mga panggatong na kukunin namin is ipapakita ko sa inyo maya-maya. So, sana ma-enjoy nyo ang panonood ng aking video. At maraming salamat na rin sa mga bago at mga dating subscriber ko. Nagka-utal-utal. O ayun, salamat nga pala sa lahat. At pati na rin sa mga viewers at nag-like at nag-comment ng aking mga videos. So maraming maraming salamat sa suporta nyo. So, yun na nga. Oh, salamat. So ito na guys, ito na yung mga panggatong na nakuha namin. So ito is yung mga bunga ng niyog yung tawag nga pala dito sa amin guys is putot. Ewan ko lang kung anong tawag nito sa Tagalog. Ang hirap kasi kapag mag-vlog kung hindi mo alam kung anong mga Tagalog sa mga bagay-bagay na ginagamit mo. So yung malaking kaibahan ng Tagalog na vloggers at sa mga Bisayang vlogger. So pasensya na sa aking pagtatagalog kasi hindi talaga fluent. So kasi hindi ako hindi talaga ako marunong masyado magsalita ng Tagalog. So gantong mga klase kasi guys, meron dito mga advantage at mga disadvantage sa kahoy. So ang advantage ng kahoy kasi guys, katulad nito. Ito. Yung tawag sa amin nito is palwa. Oh. Ano ba sa Tagalog tong palwa? So basta, palwa to sa amin. Kayo na ang bahalang humusga kung anong pangalan niya. So ang advantage nito, so matagal siyang maubos kaysa dito sa putot na sinasabi ko. Ito. So mas pinili naming kunin nito kasi ito yung mas marami dito sa may Nyugan. So may kaklaruhin lang sana ako guys, yung Nyugan na pinapakita ko kanina is di talaga sa amin yun, biro lang. So shout out nga pala sa may-ari ng Nyugan. So yun yung advantage at disadvantage ng putot at sa kahoy. So yun lang, marami-rami ring putot ang nakuha namin, mga dalawang sako. So yun lamang po guys, salamat sa inyong panonood at sana na-enjoy nyo ang magandang hapon sa inyo ulit. Ayun, at nakita nyo kung anong klaseng mga panggatong yung ginagamit namin. So dalawa, dito kasi sa amin, pag andito ka malapit sa Menyugan, so dalawang uri lang yung pwede mong gamitin. So either yung putot na sinasabi ko or yung palwa. So ganon, at alam nyo na rin also, at nalaman nyo kung ano ang mga advantage at disadvantage ng palwa doon sa putot at disadvantage ng bisayang vlogger at sa Tagalog na vlogger. So ayun, alam nyo na. So salamat nga pala sa mga nanood ng aking video at sa mga subscribers ko na rin, sa mga viewers. So sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. So salamat sa mga bagong subscriber. Shout out sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nag-views. So salamat nga pala sa lahat. So sana ay patuloy nyo akong suportahan at sana patuloy pa kayong dumami nang ma-experience natin ang na-experience din nila. So yun lamang po guys. At salamat, inuulit ko, salamat sa panahon na ginugol nyo. So ito pala yung Nyugan na sinasabi ko. So malaki-laki rin ang Nyugan na to. So inuulit ko, ang Nyugan na to ay hindi sa amin. So biro lang yun kanina guys, so baka magalit yung mayari. So shout out sa mayari ng Nyugan na to. At salamat nang dahil sa yung nyog, nagkaroon kami ng mga panggatong. So kasama ko ngayong hapon yung pamilya ko. So ayan. Ayun, nagtago na sila kasi parang takot sila sa camera. So yan lamang po guys. Inuulit ko, maraming salamat sa lahat-lahat
sa panonood nyo ng aking video at sa pag-subscribe na rin. So, kung bago ka pa lamang sa aking channel, so please subscribe and click the notification bell. Ano ba yun? Please click the bell icon para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. At inulit ko, maraming salamat. So, yun lamang po sa araw na to. So, bye-bye!